People, magandang araw. May papakita ako sa inyo mga kakaibang mga forma ng bato. Babagi ko ngayon sa inyo yung mga bato na kakaiba, people. Tsaka yung nagawa namin dito. Mga nakita ako mga bago. Ito, iba rin ito. No? Yan. Yung mapapansin, ibang klase yung bato na to. May hugis. Kasi yung mga mahilig akong mga collection ng mga bato na kakaiba. Hindi natin alam kung anong klase mga bato. Ito, bato ara to. Ito rin, people. Kakaiba din siya. No? Ganda. Ito siya, people. Ito yung batong crystallized. Basain ko yun na. Ito na siya nung binasa natin. Nung binasa ko na yung bato na yun, people. Ayun, crystallized na. Malinaw na malinaw na. Pagka inilawan to, lagpasan. Ito yung batong lagpasan, people. Lagpasan yan. Malinaw na malinaw. Crystallized talaga ang loob nito, people. Napakaganda niya. Yan yung batong lagpasan. Pasan ang liwanag. Ito naman. Ito parang sapatos. Ang sabi nila dito ay ano daw ng tikbalang. Sapatos o apakan ng tikbalang pa. Kasi yan mga kakaiba natin mga ito rin, people. Yung iba nito nagmamagnet. Ito rin, people. Kakaiba. Sapatos na sapatos. Sapatos talaga. Sapatos. Yan. Kakaiba. Sapatos ng duwende. Tawag nila dito. Ano ba to? Ito naman, tres piko. Tres pikong bato. Ano klase? No? Mahili kasi ako sa kalikasan talaga, people. Dahil kalikasan naman tayo. Ayan, ito yung bato. Parang binta. Ito rin, people. Pagka binabasa mo ganyan. Ito parang buto ng kalamansi pero malaki lang. Ito rin, iba rin ito, people. Parang ganyan. Ito mo makikita sa vlogs ko. Ang mga iba-ibang klaseng mga bato. Ako marami pa yan, people. Hindi ko pa na-vlogs lahat. Kaiba yan. Pag kayo naman nakakita ng mga iba-ibang klaseng mga bato, mga pilyo, iba talaga. Tago nyo, people. Yan, iba rin. May hugis. Kasi ang kadalasan na ating bato, dilog. Saka ano. Yan, people. Sa collection ko ng mga bato na yun, mga rare yan, hindi yan basa-basa. Kasi nagre-reflect yan sa mga mata ko. Ito parang kidlat din to, people. Kidlat din to. Mutian ng kidlat. Yan. Ito iba rin. Tsaka ito, crystallized na rin to, people. Crystallized yan. Ito rin, may hugis din to, may forma. Iba-ibang kulay. Yan, ang daming gabay niya. Ang daming bantay. Ito rin, isa rin to, people. Dami rin bantay to. Ito naman, ang pulahang bato na galing sa dagat. Yan, ito naman, iba rin. Yan ay binabahagi ko sa inyo, people, dahil kung makakita kayo ng mga ganyang bato, tabi nyo, tago nila. Ito, para sa akin, kidlat. Kidlat na putian. Ito, dalawa yung kidlat dito sa akin. Batong kidlat. Saan ka na? Wala na si batong kidlat. Yan. Ito, yan, ang dalawang batong kidlat. Putian, saka itim. Ang putian, people, na batong kidlat, yan ang mabisa daw. No? Yan ang pinakamabisa na batong kidlat na putian kesa sa itiman. Kasi ang puti, bira lang natin makita, people. Kaya yan ang pinaka-rare. Ang puti. Ay, nahulog. Ang taglay naman ng kidlat, people, yan ay magpapalakas.
Meron siyang taglay sa pampaswerte at panawag. Mabilis sa panawag yan. Kidlat yan. Kung naisin mo, gusto mong maghiling sa sarili mo, kidlat lang ang gamitin mo. Pahid mo lang sa katawan mo ang bato na yan. Ay, asahan mong gagaling ka. Maraming nagtatanga ng mga mutian ng kidlat dahil alam nila kung ano ang bisa niya. Ito pa people, meron pa akong isang batong kidlat malaki. Tabi natin yan. Yan ang mga batong kidlat. Para sa akin ha, batong kidlat po yan. Ewan ko lang sa inyo. Iba-iba naman po kasi tayo ng paniniwala people. Mayroon tayong paniniwala na bato lang. Natural lang na bato talaga siya. Kasi ang iba, iba din ang taglay. Pero yan po ay sa pakaramdam ko at sa narikikita at nararamdaman ko, yan ay batong kidlat people. So ibang kulay, may ibang kulay ito. Iba-iba silang kulay ng bato ng kidlat. Taglay pampalakas, digmaan. Digmaan sa spiritual ng labanan ang taglay nito at magbibigay swerte, pangkalahatan kasi kalikasan. Pagka kalikasan people, asahan nyo na pangkalahatan ng taglay, andoon na lahat, no? Sa digmaan, sa pampaswerte, panawag, kaya nga tawag na kidlat eh, mabilis, kusang darating sa panawag. So paano people, nakapag-share ako sa inyo ng ganito, naway nagustuhan ninyo at nakapagkuha kayo ng idea kahit papaano. Sa larangan naman ng ganito mga people, mga ating mga kaalaman, karunungang lihim at karunungang di dapat ibulgar, ay sa panahong ito, hindi na kailangan maglihim pa dahil marami nang sumasiliksik ng mga tangan ng mga mutya at iba pa. Mayroon pa rin naman talaga tayo mga mutya na tinatago-tago pero hindi mo pa rin yan maitago dahil mailalabas mo pa rin yan, lalong-lalo na sa mga kakilala mo, mailalabas at maipapakita mo pa rin. Kaya hindi pa rin yan tago, hayag pa rin. Kaya mas mainam na hayag ka, nagpapakita na ka ng katotohanan at ipinakita mo lahat ng mga nalalaman mo at sinabi mo para makatulong din sa kapwa mo at makapagbigay din ng instrumento na ito pala isang kitlat, ito pala isang ganito, ito pala isang ganyan. No, at least yung mga iba na walang kaalaman, makakukuha ng idea, diba people? Sa akin lang naman people, kaya kung may vlogs, share-share lang. Share your talents, share your kaalaman. Hanggang doon lang tayo people. Wala tayong kalabanan, punyo kong kalabanin sa larangan ng ganito. Dahil simpleng babae lamang po ako. At ako ay nagba-vlogs lang, ipinapakita ko lang ang aking mga gamit, ang aking mga koleksyon. At ang katotohanan at kung para saan at para saan gamitin. So maraming salamat people sa ating mga pag-subscribe. Huwag nyo lang kalimutan i-click ang bell para updated kayo lagi sa aking mga vlog at marami kayo natutunan sa aking video. At hindi lang naman ito, ano, makukuhanan nyo rin ito ng lesson at aral. Lesson aral, iisa lang din. At katotohanan at dagdag ng kaalaman ninyo people. So maraming salamat. Ito po si Kamerlyn Ritualista at Healer at Agimatera, gala na babae. Maraming salamat at huwag kayong mawala ng pag-asa. Ingat-ingat po. Merry Christmas sa ating lahat. God bless.